So ayan, pinag-uusapan namin ngayon ni Josh kung ano yung mga possible na bibili namin before the pump of the price of Bitcoin ngayong Monday. Isa taproot, okay? Yung taproot na isa sa mga utility ni Bitcoin this coming Monday na i-release. 12 years in the making or 13 years in the making, ngayon lang siya mai-release sa public. So grabe, no? So tingnan natin kung ano yung sinasabi ko. So puntahan natin dito kay Taproot. Wait lang, saan ba yung Taproot na yan? So ayan, no, 3 days na lang until the Bitcoin Taproot upgrade. So yep. So grabe. Ayun na yung magiging, ayun daw yung magiging price ni Bitcoin. Ayun daw yung magiging ano, reason kung bakit sasabog ang presyo ni Bitcoin gawa nung Taproot na yan. Activated na siya. Actually, kung titingnan ko dito sa ano, kung titingnan ko siya dito sa yung tweet ng Taproot na yan. Ayan. Tingnan nyo, actually nakaplanado na siya. Makikita nyo yung order block about doon kay Taproot is nandito na. Sinishare na ng mga developer, no? Nasaan ba 'yon? Hindi ko makita. Naka-public na kasi yung blocks. So possible pang 637 blocks siya si Taproot na yung mag-ooperate sa kanya. So parang ganun. So ikaw, Josh, bibili ka ba? Ano bang ano mo? Kasi kay Sand, bumili na ako kay Sand. Ayun, may nakalagay ako dito. Bumili ako nung nag-point siya dito sa zero. Okay? Dito sa support area. And yes, profitable ako at the moment kay Sand sa you. Nagkakalayo yung price. Oo. Actually, kung titingnan mo kasi si Sand, pareha sila ni Mana. Okay? Same sila ng ecosystem. Si Sand tsaka si Mana. Pareha silang nasa Metaverse. Mm-hmm. Grabe, tingnan mo, tamang-tama yung ano, yung TA ko kay Mana, oh. Sasabog siya. Virtual world pala siya, allowing users to create and build, buy and sell digital assets. So ganun din ba si Mana? In a sense, si Mana ano ata to? Para bang decentralized exchange policy. Para bang siya yung para ba yung kanina yung ginawa natin sa ano? Okay, same concept lang din. Tama. Mm-hmm. Powered by the Ethereum blockchain that allows users to create experience and monetize content and applications. What are you gonna pick? Ayan, isa sa mga problema natin yan, no? Hindi natin alam kung ano pipiliin natin. So, magsisend lang ako sa kanila ng technical analysis ko about ito kay Mana. In-update ko sila. Update ko lang sila. TP hit sa Mana, $3. Oh, ano 'yan? TP hit ba siya? Oh, yung $3 na mark. Ano? So, nag-hold lang ako hanggang dito lang. Pero anyway, goods na 'yan. Okay, next. Okay, next, yung kay Bitcoin. Pakita mo yung naging charting natin. So, hindi na tayo nag-expect ng down price ng 50,000. Ito yung charting ko sa kanya sa saan ba tayo nakatingin dito. Sa 4 hour time frame tayo nakatingin dito kay Bitcoin. Okay, so as you can see naman, possible bumaba nga siya hanggang 63,206 si Bitcoin. Ipupush niya yung presyo niya hanggang dyan, for sure. Ayan. So possible ibaba ni Bitcoin to. And then dyan tayo lahat kukuha ng altcoins natin, if ever. So kung gusto niyo bumili ng altcoins niyo, diyan kayo magsiimbakan dito sa area na to, yung golden area ng 0.5 na 'yan. So possible goods na goods 'yan for me. So si Sand isa lang, si Bitcoin, ito possible i-rally ni BTC. Yan. So yeah, let's go. $70,000 mark. Yes, sir. See you 70,000 na, sambay 70,000. Oo nga, oh. Tingko mo, actually babasagin nga yung 71 to 72. Uy, gagi. Pare. Grabe si Mana. At pala hindi ko na TV. Mana. TV. Look at the ano. Look at the momentum. Sheesh. Basag oh. Sheesh. Grabe. Grabe. Well, at least tama technical analysis natin. Yes, sir. Hindi nga lang ang decision making natin. So, that's okay though. It's a scam.
scalp lang naman. Tingnan mo. Number one, okay na. Tingnan mo yung update ko kanina sa Mana. Ito pa lang si Mana kanina sa 4-hour time frame. Oh, basag na yung 4-hour time frame ngayon. So, grabe yung ano ko, prediction ko dito kay Mana, no? So, possible pre, kung gusto mo mag-spot kay, gusto mo pa mag-position kay Mana, mag-low leverage ka na lang, 10x pre. For sure, tatamaan yung $4, sinasabi ko sa'yo. Ang gusto kong gawin, gusto ko lang i-try for some reason, is I want to swing trade, tapos mag-margin. Oo, yun, gano'n na lang. So, si Sand, napakaaga pa ni Sand, isa sa mga pinakabata pa. No, si sa pinakamaaga pa natin pwedeng paglagyan ng futures natin si Sand. Nasa metaverse kasi sila eh. So possible sila yung mga may malalaking potentials. Yung kay Mark Zuckerberg. Ayan. So ayan, isa to sa mga reasons natin kung bakit sasabog ang presyo ng lahat. As in, lahat. So titingnan ko. Sand. Bilhin mo si Mana kung gusto mo mag-scalping sa mag-swing trade sa kanya, margin ka na lang. Goods na goods 'yan kasi $4 pa naman talaga ang mark natin diyan, pre. Sabi sa'yo, $4 pa target natin diyan, makakala mo. Ang ano naman natin, yung sand naman natin $4 din, sakto lang. Hindi muna sa ngayon, marami pa akong kailangan ayusin. So, oo, ako bahala doon. Pero ngayon, wag muna. Madami pa kaming gagawin. Pero kunin ko na lang siya, if ever. Okay. Oo, sige. Next, kukunin ko rin, bahala ko rin kunin si Bilogot, Jolo. Di ba? Naka-recorded pa rin ba tayo? Oo, naka-recorded pa rin tayo. So, ayan. So, meron din tayo sa sand, bro. Pwede din tayo mag-long dito position. O kaya, okay na yung long. Low leverage lang. Kasi ang target niya, $4. So, 4 hours. Oh, pwede dito. Mag-add na lang tayo ng margin if ever na gusto mo. No? Actually, may conflict pala ako kay sand. Kasi, ang diit ng naging movement niya for this past couple of hours. That's a 1 hour and parang ang confirmation ko technically dito is kailangan niya magkaroon ng impulsive move or big move above the 2.7 area, and if ever na abuti niya yung 2.7 area, go for buy siya. Kasi tamo, tignan mo yung past ano niya, yung past history niya. So meron tayo correction candlestick, meron din correction. So every time na tinatamaan yung area natin of resistance around 2.7, nagkakaroon tayo ng push down the price. So I really want na if ever masira natin yung resistance nito. If you want to continue upward. Oh, sabagay. Yeah, I get that. So tingnan mo to, meron pa ako isang coin na tiniay noon na nag-futures ako dito sa CTSI. Tingnan mo, basag na basag yung TA ko sa kanya, pre. So, maganda to. Actually, kiklear ko na yung technical analysis ko dyan. 1 hour time frame to. And take a look. Ang ganda ng pattern na ginagawa nyo. So, possible makakita ako dito ng long trades position dyan sa area na to. Ayan. So, possible magka-long position ako dito sa part na yan. Ayan. Parang harmonics yung pattern nyo. Oo nga. Kasi hindi ko alam yung harmonics. I just know the pattern. So, ayan. So, titingnan ko to kung anong mangyayari dito sa movement na ito. And then, yeah, possible. Pabibiling ko silang lahat dito if ever man naman. So, ayan. So, possible. Pag nabutas niya to, yung 0.5 area, bibili ako nini eh. Maglulong ulit ako dito kay CSI. CTSI. Take note mo na lang to. Ayan. Take note mo na lang tong coin na to. Isa to sa mga babantayan natin ngayon. For now. Ayan. So, ayan. Pwede ako mag-long dyan. Sa part na yan. CTSI. So, okay ako dito. CTSI. Ayan. So,
And then tingnan natin yung moving average. Ayun, no? Medyo okay na okay yung moving average. Tingnan natin sa MACD. How about the MACD? Oops, it's a dead cross. So possible, bababaan niya nga hanggang dito sa part na to. Itong support area na yan, kuha talaga ng momentum dyan. And look at the divergence. Hanap tayo ng divergence. So nag-wait ka na lang mag-break ni CTSI yung 0.5 area. Oo, kailangan ko ng bullish, candlestick around sa taas niyan or butasin niya yan gamit ang bullish candlestick. And that is the time na, katulad na yung ginawa niya dito. Tingnan mo to. Ganito, yan. So, kailangan ko ng ganitong klaseng candlestick dyan, dito sa part na to. So, para ma-prove ko na pwede na tayo mag-long dyan. Okay? So, ganun lang. And now, tanong, saan ang profit na ito? Medyo malaki-laki ang profit na ito kasi ang laki ng pinanggalingan natin, lalo dito sa cup na to. So, possible, meron tayong 26% upside. So, sabihin na natin, nasan yan? So, after ng breakout, meron tayong 26% upside. So, possible, previous high. So, hanggang dun lang. So, previous high lang muna tayo. And take a look naman dito sa ano, Fibonacci natin, swing high to swing lowest low dito. So, wait lang, mali. So, yan. So, ang binibigay niya nga sa akin is ano tang 1.55 lang dito sa 786. Pero no, hindi tayo magtitipid diyan. So, possible dito tayo susundin natin tong mas maayos na pattern natin, which is itong previous all-time high na lang, mas may katotohanan to. Mga parang may sense pa to. Almost $2 mark. So ito yung final na target natin sa kanya is yung $2 mark. Okay, yan. So, sige. Okay. Take note. Okay, good. So, next pa is ano pa ba? So, uy, gagi, may mga bumibili na, oh. May mga taong nag-steal, nagba-buy the dip kay Cardano. Oh, tama, actually. Napakaganda ng opportunity na yung kay Cardano. So, nakita tayo ng big impulsive move or big bullish move upward. Si Cardano is nag-expect tayo, di ba, ng around 4-hour time frame. Okay, kasi nagkakaroon tayo ng descending triangle, and as we all know, pag descending triangle, may pullback rate tayo around 60%. So, simula dun sa pinakataas. So, ina-expect natin na si Cardano is, actually, hindi pa nga ito sobrang baba eh. Pwede pa siyang umabot dun sa 1.9 or ano, $2 mark. Ay, tama, 1.9, sorry. 1.9 to $1.8 mark before tayo mag-succeed na bullish continuation. Mm-hmm. So, that's completely normal in a case for Cardano. Oh, so hindi ko rin maintindihan bakit ayaw nila nang bilhin 'yan ng ganyang dip. Naghiling kayo nung time na 'yon, nung dati, 'di ba? Humihiling sila ng dip, pero ngayon nag-dip, hindi nila mabili. So, the keynote is ano, buy when other people are buying. Tama. Pero 'yun nga. Konti lang talaga magkakaintindihan diyan. Anyway, okay lang. Yeah, okay lang. So, yan, Bitcoin, Cardano. Ayan, Bitcoin, tingnan natin dito sa supply exchange natin, exchange balance natin, bumababa ang only 12.9% of BTC supply remains on the exchanges. Ano ibig sabihin nun, bro? Ibig sabihin nun, supply and demand, pababa ang supply ni Bitcoin over the year. At pataas ang presyo. So, yep, it's a good analogy. Explanation para masabi natin na price will go up eventually. So, copy-paste natin to. Thank you, Sir Altcoin Daily, sa report mo. Nagagamit namin to for our students. So, possible, it's a good confirmation. Mission. Okay. So, paunti ng paunti, no? Paunti ng paunti. So, goods. Goods na goods. So, Okay. Next. Nakakita na tayo ng mga bearish movement about dyan sa part na yan. And, tingnan natin si Bitcoin. Ayan. Mukhang babagsak. Hindi talaga ni Bitcoin yan. Hanggang 32.
6306 talagang babagsakan ni Bitcoin to bago tayo sumabog ng mataas na mataas. Ayan. So, ano pa? Ano pa sa tingin mo? About Ethereum. Kamusta si Ethereum? Hindi ko na nababalitaan si Ethereum. Okay lang ba si Ethereum? Kamusta na ba si Ethereum? So, si Ethereum, alam ko, wala na siyang pakialam sa lahat. May sarili siyang tinatahak. Mm-hmm. And still okay, ang tinetest niya na yon, pinaka tinetest niya na yon yung 50 moving average area natin as about right now. So it's a either make it or break it stage tayo dito kay Ethereum. So we want to see, of course, if we're bullish in the long run, but we want to see a complete bounce around this area, around the 4,600 area. And in order for us to have the complete continuation of it, we need to be staying above this 50 moving average for the long run, di ba? Even though na kahit bumaba si Bitcoin ng konti lang, di ba? Kailangan niya mag-stay around here, kasi pag nag-stay siya around here din sa area natin, sa price natin na yun, it's a very good na bullish confirmation wherein tataas talaga yung price niya, or ito yung possible another load up. Parang pwede ka maglagay ulit ng Ethereum if you want. So, actually, hindi ko rin kasi alam kung okay na yung confirmation na ginawa niya dito, di ba? Breakout, confirm. So, parang kulang pa nga eh, no? Parang ulitin niya pa ng dalawang beses yung confirmation niya. Kasi tagal din natin nabaon sa utang, di ba? Tagal din natin nabaon sa utang dito kay Ethereum. Yes. So, months of consolidation. Simula May 5. Hanggang October 29, doon lang tayo nakalabas sa kulungan. So, possible, oo. Hindi kakayanan ng isang breakout lang yan at isang confirmation. So, possible, dalawang confirmation ata ang kailangan ni Ethereum to go upside to 6,777 US dollar mark. So, possible, ayan ang tatahakin ni Ethereum. And yeah, nakikita ko yung patoy na ginagawa niya nung ginawa ni Bitcoin for the past years, no? Tingnan, yung past months niya. Tingnan mo, ha? So, tingnan mo. Ito yung galaw ni Bitcoin noon. Ayan, oh. So, possible, nakita ko to ulit kay Cardano, kay Ethereum ngayon. Okay, which is nakakatakot to. So, tingnan mo. Long run of consolidation for upside. Higher high, higher low. Ayan ang ginagawa ni Ethereum. So, tingnan mo naman. Okay. So, possible, ganito yung ginagawa ngayon ni Ethereum. So, higher high, higher high, higher high, higher low. So, tingnan natin si Ethereum ngayon. Ayan, oh. Same exact thing. Gets mo? So, ako nag-Fibonacci ako around dito sa smallest area niya na to. And then, highest high. And then, nakakita ako ng 0.5 golden ratio niya around sa 45,203 US dollar ni Ethereum. So, possible hanggang dyan siya bumagsak before continuing upside. Or, worst come to worst, if basagi ni Ethereum, okay, if basagi ni Ethereum yan, yes. We are going back to 786, which is yung previous resistance niya na binutas niya, which is it confirms na, ano, confirmation, double confirmation for Ethereum to go upside, which is a good thing, okay? It's a good thing. Walang bad thing dyan, walang bad thing na bad thing dito kay Ethereum, kasi masasabi lang naman natin failed breakout to if talagang we go below, okay? We go below the trend line. So yun lang, which is I don't know, it takes so much capitalization or market cap to go down that way. So possible matagal pa, imposible hindi ko din siya nakikita as of now. Possible bounce lang talaga ang gagawin nito ni Ethereum. So yan, isa to sa mga updates na binabantayan ko din si Ethereum, so I'll save it right here. Okay, LTC, how about LTC? LTC is wow, so making its own move. LTC, take a look, tingnan mo yung technical analysis ko kay LTC, bro. So, ayun, no? So, grabe yung technical analysis ko, no? Talagang sumasapul-tapul talaga sila sa mga target area nila. Sapul na sapul. So, let's take a look at BNB. Ito ang favorite ko. Isa to sa mga favorite ko si BNB. Take a look, bro. Magkakaroon tayo ng retest around... Ewan ko kung retest pa ba gagawin ni BNB around dito sa part na to. Ayan, tingnan mo yung as of now na candlestick niya. Hindi ko alam kung kulang pa ba yung momentum ni BNB. Or itatouch siya pa ba ulit itong support to go continuing upside? Hindi natin alam. So, napakataas na ng nirally ni BNB, to be honest. Straight from 333 US dollar up to 600. 600. Ang taas niya. Halos kalahati. Half yung ginawa niya.
So that's a So, cool. CBNB, looking at the technically, on the standpoint, di ba, bababa pa to actually in 600 eh. Ah, $600. oo, yan nga. Ito, based naman Need doon. niya talaga, need niya talaga, hindi pa pwedeng hindi. In order for us to have a complete bullish momentum upward, di ba? So, malaki, malaki pa ang babagsakan ni BNB if ever kasi ang laki din ang ginawa niya upside movement, no? So, possible ang pinaka-retest area niya is 580. Okay, $580. So, kung gusto niyo mag-setup ng buying position kay BNB, so possible $580. So, yan, Yes. isa yan sa mga binabantayan natin. And Cardano, take a look at Cardano. So, ang Cardano natin is still, hinihigop siya nung support and resistance area natin sa breakout form natin sa trend line, which is around $2 mark yan, no? So, titignan lang natin. Hindi pa bearish po. Hindi pa bearish si Cardano. Napakalaki naman talaga ng upside ni Cardano. Pero dito lang sa part na to, syempre, kailangan natin ng retest. Hindi sapat sa kanya yung nilubog niya na para ito yung maging confirmer. Which is lahat naman sila. Hirap makaahon ngayon. Gawa ni Bitcoin. Okay, gawa na rin lahat ng mga nagsisulputan na altcoins, no? Lahat, alam naman natin, lahat nag-focus sa mana, sa metaverse, 'di ba? So possible isa din 'yon sa mga major contender, okay, contender ni Cardano. Okay, so nag-aagawan-agawan sila. So 'yun. So possible bullish pa rin 'to si Cardano. Let's see and wait kung may tatouch siya pa talaga itong support area natin sa kanya around 1.94 or $1.90 before continuing upside movement. And tandaan nyo na lang, once na matouch ni Cardano yan, tapos na. About Tapos na. ayon about 1 point around $2 to 1.8. Oh, yun. Let's go. Let's go to 1.8 and 1.9. Okay, so good. So, ayan yung mga areas of respect ni Cardano. So, ayan po ang mga babantayan natin for the next couple of days. Possible. So, now, let's go to OMG. Ayan, OMG. So, oh, okay, based dito sa nakikita ko, tingnan mo ah, bro, bantayan mo 'to nakikita ko. So, Nakikita ko na yung nakikita mo. nakikita mo na ba ang nakikita ko? So, Oo. possible, napaka-goods na goods to si OMG. Talagang mapapa-OMG ka na talaga dito once na makikita mo na maayos ito. So, take a look na, bantayan natin to. Ooh, okay. It's just a gap, bro. Such a Gap. cup, bro. Pero ang daming rules po ni Cap, no? Ang daming rules ni Cap. So possible may ganyan pa yan. Okay? So ayan, let's see, baby. So ang ganda, ang ganda. Gusto ko 'to, gusto ko 'to. So possible, no? Ay, hindi pa nagtatapos dito. And napaka binalikan niya pa yung support area natin kay ano. Binalikan niya pa yung support area natin dito kay OMG. So possible. Napakagandang buying opportunity para Napaka buying, gandang buying opportunity para kay OMG. So let's take a look kung ilang percentage ang kukuhain natin sa kanya. Kukuha tayo sa kanya ng 91% upside movement kay OMG since na-breakout niya yung resistance. So 91%, let's go to 91. Let's see. 100% upside. Let's see. Ayan. So let's see. Ayan. So may upside potential tayo kay OMG ng hanggang $26. Wow, ang laki noon. So from $12 to $26, ang laki niyan. So possible i-hold to sa spot na mga gusto mag-buying sa kanya kasi napakalaki ng opportunity ni OMG. Isa na rin 'to sa mga isa pa na i-discover, no? Isa na rin siya sa mga na-discover na coins. Ngayon, this time na na-release na yung mga ano tawag dito, yung mga metaverse na yan. So possible isa na rin siya sa mga nagiging kasama nila. Isa na lang yung nagiging malutong ang boses ni OMG sa mga tao. Okay. Ayan. So take a look oh. Ayan oh, meron tayong mga area of respect dito sa OMG natin sa part na ire. Ayan oh, tamang-tama lang, grabe. Tamang-tama yung support area na binigay sa ni Fibonacci. So possible, ayan, ang dami nating confirmation area dito kay OMG. So possible ito area of respect din to kay OMG. So possible extend natin yan around hanggang dito sa part na iyan. Ayan. So wow. Actually, pwede kang maglagay ng ano dyan. Spot. Area of value yan, another area of value. Pwede ka din maglagay ng another area of value around dun sa all-time high niya na yun. Ah, dito. Okay, sige. So, try na. Let's Kasi go. sa gitna yan, yan, tama. Kasi mayroon tayong big con, ano dyan eh, resistance area, support area. So, kanya magiging movement niya. Okay, so, yeah. I get that. Pwede nga. Okay. So, wow, ang ganda ng setup natin kay OMG. So, I'll screenshot this and I'll post this sa aking social media para may update tayo kaagad.
once na ma-hit to, let's see, titingnan natin kung talaga ba nag-workout to. So, ayun, isa to sa mga way kung bakit ko pinopost sa Twitter yung mga technical analysis ko is that para ma-review ko siya by the end of the day. Kasi minsan, di ko na namamalayan kung ano ba yung mga nata-technical analysis ko eh. Sa sobrang dami eh. O, ayun. Si Mana, bro, dito na siya sa previous high. Mm-hmm. Ay, sa previous high. Sige, wait lang. Wrong decision talaga yung kay Mana. TV. But it's okay. I'm just fascinated how the price moves. Diba? Si Mana. Anong makikita natin kay Mana? It's a 15 minutes time frame. Mm-hmm. Mana, 15 minutes time frame. Wow. Oh. 3 soldier candlestick pa. That's a big bullish confirmation. Yeah, it's a big bullish confirmation for Mana. So possible lahat ng mga buyers na gusto mag-long ka sa kanya, nandiyan na yan. Kasi breakout na eh, pare-pares tayo na nakikita. Naalala mo yung sinabi mo. If ever mag-breakout dyan, kailangan na magre-retest yan, then dun nasusunod lahat ng other buyers. Yeah, exactly. Naalala mo yung sinabi mo sa akin, what if pare-pares tayo na nakikita lahat ng technical analysis, eh di lahat tayo nagsibilihan na dito, di ba? Yes, lahat tayo mayaman. So, which is hindi ganun talaga nag-work ang buhay. So, ayan, isa to sa mga magaganda. OMG! So, ayan. So, yes, ayan lang muna ang pag-uusapan natin today, guys. I hope you're having a great day so far. Sana may natutunan kayo dito sa ating pag-breakdown ng mga technical analysis sa mga coins natin like Sand, Bitcoin, OMG, and Mana. Okay, sila yung mga possible nating mga contenders ngayong months and the following weeks dito kay cryptocurrency. So, yep, that's pretty much it, guys. Thank you for watching. Peace out. Bye-bye. God bless.